Good morning po sa inyo lahat mga ka-BJ. Andito po tayo sa Manila Bay. So, nakita po natin yung mga barko po yung mga ka-BJ. Nakita po natin yan po yung mga barko na nagtatambak po dito ng mga buhangin dyan po sa reclamation po mga ka-BJ. At saka ito po yung parang may ano na po yan, pataas na yan. So, yan po ang nagdadakot po ng mga lupa dyan po sa karagatan po mga ka-BJ. So, andito po siya mismo sa ano, andito po sila mismo sa harapan po mismo ng ano, ng Dolomite po mga ka-BJ. Parang kumukuha ata dito ng buhangin o ano po yung mga ka-BJ. Kanina po sila dyan, kanina po natin na tinitingnan po yung mga ka-BJ. So, kanina po nagdikit po sila. Tatlo po yan, tatlong barko po nandiyan yung mga ka-BJ. Kaya po binablog po natin mga ka-BJ, tinitingnan po natin kung dyan talaga sila kukuha ng buhangin. Kung dyan po sila magdadakot po mga ka-BJ para itambak po doon sa reclamation po mga ka-BJ. So, antatabayan po natin ito mga ka-BJ. Samahan niyo po ako, antatabayan po natin ito. Tinitingnan po natin ito kung talaga dyan po sila kukuha. At nakikita rin po natin mga ka-BJ yung mga barko po nakahilera po dyan sa laut. Yung po mga kasamahan nila yung mga ka-BJ. Mga kasamahan nila po yan. So ang dami po nila dyan. Oh. Ang dami-dami po nila po mga ka-BJ. At kanina po natin pinagmasdan nito. So mga ka-BJ, mukhang andito nga talaga. Mukhang nag-ano po sila ng mga buhangin siguro po yung mga ka-BJ. Mukhang dyan po sila kumukuha po. At dyan po ang nagdadakot po yung isa na po yung mga ka-BJ. So napakagandang ano po, napakagandang umaga po nito mga ka-BJ. Napakagandang umaga po ngayon po mga ka-BJ dito po sa may Manila Bay po mga ka-BJ. Napakalinis po ng karagatan. Tapos tingnan niyo po mga ka-BJ, wala pong kalun-alon. Napakatahimik po ang karagatan po mga ka-BJ. At sarap sana maligaw dito, sarap sana maglangoy. So kaso lang hindi pwede, pinagbabawalan po tayo mga ka-BJ. So ayun po mga ka-BJ. Dati po dikit na dikit po yung mga ka-BJ. So ngayon medyo nagkalayo na po sila. Pinagmasdan po natin yung kanina mga ka-BJ. So habang po antabay po tayo dito kanina. So nakikita po natin itong malaking barko mga ka-BJ. Malaking barko, laki. Ano ba tawag doon? Evergreen. Sa kabila, ang sulat niya Evergreen po. Tapos dito po sa kabila, ano ba yan? Medyo magkaiba po. Yan po, laki oh. Ang laki po mga ka-BJ. Yan po yung mga sasakyan na mga marino po mga ka-BJ, mga seaman po mga kababayan natin. Lagi po natin pinapanood yung vlog nila po mga ka-BJ. Pag talaga malaking alon ako, grabe talaga ang ano nila, ang buhay talaga nila. Yung barko po yan, talagang labas-masok po yung mga alon dyan. So sabagay, kung bis naman yan, wala naman papasukan ng ano dyan ng alon. Okay naman po mga ka-BJ. So tingnan ninyo po, ang taas po yan mga ka-BJ. Taas yan o. Ay hindi pala Evergreen, sorry ah. Yung Evergreen nandoon na pala, yun oh, nakadaong na pala mga ka-BJ. Ayun oh, nakita po ninyo yan. Sa may Hotel H2O na yun, dyan sa gilid niya. Ayun na po yun, Evergreen po mga ka-BJ. So ito bagong ano pala ito, bagong barko po ito pala mga ka-BJ ah. Kaya ibang pangalan, so hindi natin gaano mabasa yung sulat to dahil masyado po malayo po mga ka-BJ. So ayan po at mga ka-BJ. So ito po mga kaganapan po dito sa Manila Bay po mga ka-BJ. So kung sa ano lang naman po, kung sa panahon naman po mga ka-BJ, so maganda pong panahon ngayon mga ka-BJ, napaka ano po, napaka aliwalas, napaka ganda po ng paligid ng Manila Bay dahil sa wala po talaga ka-BJ ng mga alon po. Napakatahimik po ang karagatan mga ayun po talaga mga ka-BJ, talaga nang ano pala sila, nag ano pala ng buhangin mga ka-BJ oh. Ayan, ewan ko lang kung makukuha po dito sa ano natin, kung makukuha po dyan sa camera po natin dahil medyo malayo na po, kalayo na po mga ka-BJ. So kung makita po ninyo yung barko na yan, dalawa sila. So itong barko po sa kaliwa,
yung sa gitna ayon po nagano ano po doon sa kabilang barko. Ayun no, nakita po natin yung ano nila. Naglalagay po doon sa isang barko po mga ka-BJ, itong sa barko ng malaki yung mga ka-BJ. So yun pala, ayun no, nakikita siguro, baka naaninag ninyo siguro yung mga ka-BJ oh. Doon pala sila, ayun no, kumukuha pala ng ano, ng lupa po mga ka-BJ. Ayun, kitang-kita po natin mga ka-BJ. So ito pong kinuha na nila itong mga ka-BJ sa may ano na po ito, sa may mismo po ito sa harap po ito ng ano, ng Dolomite po mga ka-BJ. So andito po sila kumukuha. Siguro yan nakikita nila po mga ka-BJ, yung mga mabababaw, kung saan po may parting mababaw, doon po sila kukuha ng lupa po mga ka-BJ para lumalalim naman po siya mga ka-BJ. So andito po sila mismo sa harapan ng ano, harapan ng Dolomite. So nung nakaraan nakita po natin, doon po sila kumukuha sa may harap po mismo din ng ano, ng MOA. Nakita po natin sila doon. Ayan po, nakita ninyo siguro sa vlog natin, meron din po tayo binablog doon sa harapan mismo po ng MOA. Lapit-lapit siguro mga 100 meters, 150 meters lang po galing ng mismo ng ano, ng seaside po ng MOA. So doon po sila kumukuha. Nakitang-kita po natin, nakukuha po nila doon, nadadakot po nila doon yung mga ano, yung mga buhangin, and then yung mga bato, yung mga malalaking tipak-tipak na mga bato po mga ka-BJ. So ito naman, kaya hindi po natin siya makukuha na mga nadadakot nila dahil sa layo. Layo yun, siguro nasa mga 500, 600 meters po yan ang layo po mula dito po sa kinatatayuan po natin sa Dolomite po mga ka-BJ. Ayun, so medyo matagal sila dyan. Pagkaganyan, medyo may katagalan yan dahil ayun, dami ng isda oh. Dami ng isda. may malaking isda po kumakain po sa mga maliliit, tapos yung mga maliliit po na bigla na pupunta dito mismo sa ano. So ulitin po natin mga ka-BJ ah, medyo may katagalan siguro ito, baka maghalos maghapon siguro sila dyan bago mapuno po ng isang barko yung mga ka-BJ. So yung isa naman, ano, pupunta po tayo doon mamaya, puntahan po natin yung mga ka-BJ kung makita po natin. Ayan o, ayan, mukhang nagtatayo ata ng poste yun ah. Puntahan po natin ngayon yung mga ka-BJ, tingnan po natin, i-vlog po natin yan, ipapakita po natin sa inyo yung mga ka-BJ. So ang problema na dyan, mukhang umulan na naman. Naku. Kasi nag-uulan po dito ngayon sa Metro Manila po mga ka-BJ ah. Kahit napakaganda po, napakaaliwalas po yung panahon. So mulukat-mulukat po natin, may mga makulimlim naman, tapos uulan naman. Tulad nito, ayun, nakita po natin sa gilid natin, sa likod po natin, talaga napakadilim na. Napakadilim na po mga ka-BJ, mukhang ayun nga, mukhang nagbabadya naman po ang ulan po mga ka-BJ. So mga ka-BJ, tutok-tutokan po natin ulit mga ka-BJ, tingnan-tingnan po natin dito. So mga ka-BJ, kung nakikita po ninyo sa dami po ng mga barko dyan sa loud po mga ka-BJ, at ayan po, ang karamihan po dyan, halos lahat po yan, yun po ay mga barko ng contractor po ito, yung gumagawa po ng reclamation po dyan mga ka-BJ, yun po mga barko ng mga China po yan, kasi sila po ang nakakuha po ng kontrata, sila po ang gumagawa dyan, dito po ang reclamation, tsaka yan po yun o, yung artificial island po yan sa harapan po natin mga ka-BJ. So yun po, barko po yan, sa kanila po lahat yung mga ka-BJ, yan po yung mga barko na nagtatambak po ng buhangin, kumukuha po ng buhangin, tapos po itatambak po nila dyan sa Manila Bay po mga ka-BJ. So sa kanila po lahat yung mga ka-BJ ha, sa kanila. Hindi natin kayang tapusin ginawa nila yan, maghapon yan, pagkaganyan yung mga ka-BJ, dahil sa laki, may kalakihan din po ang barko, tapos po yung naglalagay doon na medyo maliit lang, kung sana ito, kung sana yan po naglalagay doon, talagang medyo ano lang yan, baka kalating araw yan, kayang-kaya na punuin yan po mga ka-BJ. So parang ganoon. Pero pagka ganun lang po ang liit, wala yan. Kumbaga sa ano, abutin po tayo ng siyam-siyam dito sa kakakuha po sa kanila mga ka-BJ. So at least na-i-ano po natin sa inyo, na-i-share po natin sa inyo mga ka-BJ. Yun po yung ginagawa nila. Diyan po sila kumukuha. Dito po sila kumukuha po sa harapan ng Dolomite mga ka-BJ, ng mga lupa po mga ka-BJ. Diyan po sila dumadakot sa karagatan po mga ka-BJ. So mga ka-BJ, thank you so much po mga ka-BJ, thank you so much po. So mga ka-BJ, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Maraming salamat po lahat mga ka-BJ.